1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Get it on game 3. We will now move forward, mga brother. Here we fucking go. Now we'll proceed to the banning, my brother. From the blue side, we have here the team. Pagmalakas kami agad. Red side naman ang ating Wit and Friends. So first ban for the blue side. Tignan natin kung paano nila. Kasi pinakita nila na kaya nila yung Uranus. They don't need to ban the Uranus. They just need to ban heroes na nakaka-epal, na nakaka-distract sa laning, sa ganking, sa rotation. So that one would be Natalia, mga brother. Good ban pa rin yan. Hindi na natin nakita Natalia. Ang sakit naman sa loob, diba? So tingnan natin ang ban for the red side. They need to ban someone na tingin nila naging problema. Kaja. Pwedeng Kaja, mga brother. Depende sa kanila. Kaja was very stressful, mga brother. Grabe yung stressful. Same ban pa rin coming from the team. Same ban pa rin coming from team Wit and Friends. And they will still ban the Claude, I'm guessing. Dahil di nila gusto yung first pick ang Claude neto ng blue side since nakita nilang capable sila sa proper rotation. So tingnan natin kasi Claude with a proper rotation tapos proper farming, masyadong masakit. They still ban. Same ban pa rin from the second game, mga brother. Popol and Kupal. Same ban pa rin. Popol and Kupal, mga brother. Ang ganda pa rin ng banning sila. Same shit lang. What happened? They will go for the Claude. I'm really guessing they will go for the Claude, mga brother. Oh, Lance! No, yun lang. Dahil nagkaroon ng threat ng Lance, hindi na binanin nila yung Lance. Now, we have Claude here. And I'm guessing they will pick Claude. Claude, now the probability will now go for the match probability will go towards the pagmalakas kami agad dahil sa Claude. The late game capabilities of Claude, mga brother, is very, very deadly. But we have here Kaja, one counter, one pick of hero. Now, most pick dito, mga brother, most pick support is the Kaja. Kasi if Kaja used properly, if Kaja is used properly, mga brother, napakaganda sa rotation niyan. So we still have tank of laners, marami pa. They will still go for the Uranus. Pwede to, mga brother. Pero, don't worry, mga brother, kung ako ang Claude, if you are a Claude user, mga brother, you will not worry sa later games. Masakit nga lang yan sa early game yung Uranus sa dali eh parang kanya. Pero pag sa later games, mga brother, hindi mo napapansinin yan. Dahil lalo pag nagkaroon ng Demon Hunter Plus, the Golden Staff and the Endless Battle, mga brother. Now, they can pick here another offlane. Tamos, we still have Esmeralda, Xborg. Then we still have tanks, mga brother, na open. And we still, tama, meron pa tanks. They don't need to pick any support now, mga brother. So they will go for the Tamos Tamos Esmeralda setup. They want a sustained side lanes, mga brother. Pero yan pa rin ang story of the game. Si Jobs kaya tapatan niyan, pero hindi nga lang na-predict ni Jobs ang mga mangyayari kanina dahil lagi siya napipick off ng show together with the Lance, mga brother. Yun ang naging problema. Yun ang doon naging masakit, mga brother. Yun lagi siya napipick off doon. Tingnan natin, third pick coming from the pending tank. They went for the Glock, mga brother. Now, banning wise, they need to ban a tank that will at least last during clashes, mga brother. So they need to at least ban Hylos, Atlas, yan. Yun ang mga pwede lang iban. Or Kufra, pwede rin naman kasi pang pick off kasi meron silang pang frontline. Ayun. So they banned Kufra kasi makukunat na ang frontliner nito mga ng Claude. So they want to remove the crowd control that will come from the blue side. So another ban, meron pa tayong core open pa Bruno. So now I'm guessing this is a carry pick coming from So pero alam ko na nanalo sila using Kimi against a Claude. So depende natin kung paano gagamitin dito. Pero mas maganda ang carry pick versus a Tamos and an Esmeralda. I would go for carry. Pero they don't need to be carry first, mga brother. Masyado pa maaga. We still have an offlaner. Pwede. Ay hindi, boss naman. Pwede naman eh. Go for carry. I would go for carry, mga brother. Nah, good pick, mga brother, against the sustained offlaners of the blue side. Then last pick, I would go for either Xborg. I would go for Xborg or Joehead.
Pero I'm guessing nga sa past matches nitong Wit and Friends, they would go for the Johead, mga brother. O shout out sa brother Harry Wayne, sa mga brother, shout out sa brother Kennedy Santos, mga brother. Sino kaya ang makakuha ng ating 4,000 pesos, mga brother? Oh, ayan ang itong masakit na lane. Itong masakit na banat, mga brother. Ito masakit. If they will go for Sicilian, mga brother, this is an offlaner Kaja. This is deadly, mga brother. So, Angela and Claude, masakit yan, mga brother. Angelo, that is what you call Angelo, di ba? Then, Esme, Ralda, and the Angela, di ba? Yun na yun, eh. Yun na yun, Esmeralda na yun, eh. Huwag na natin pahirapan, mga brother. Pwede sa iba dito na Angela, ang Esmeralda, Tamus, or the Claude. Mainly lang siya dyan ang kukunat ng mga yan. So, setup-wise, masyadong malakas ang sustain ng ating blue side, whereas, pick-off, capability meron dito dahil sa Kaja ang ating red side. Now, start natin mga brother, introduce natin itong mga ito for the blue side, mga brother. We do have Sticky Head for the Hylos, Blind Spot 114 for the Angela, Billy for the Esmeralda, Claude, Carl for Claude, Oma for the Tamos, Percy for the Sicilian, Koya Don for the Kaja, Jobs for the Uranus, Witch for the Grak, and Leo for the Kari. Yan, that is for the Wit and Friends, mga brother. Teka lang, ayusin natin ito, men. Ayan. Ayan. Now, we are heading to the Land of Dawn, mga brother. Tingnan natin. I'm so excited. I just can't hide it, mga brother, kung sino ang mananalo sa ating Game 3 Best of 3 Series. This is an all-one match, mga brother. They will both clear the lanes, mga brother. Same shit. Magkakat lane to si Uranus, mga brother, pero kaya niya ba i-sustain masyadong masakit nung Tamos, mga brother, against an cutting Uranus, mga brother. So we na-clear agad ng minion wave ng mid lane together with the Grak, mga brother. Esmeralda free to farm here, free to at least roam around. They will now go to the objectives, mga brother. Uranus nangungulit lang, nakuha niya pa ang Wanderer together with the Retry kasi yun ang problema dyan, mga brother. Pero ito, since meron siyang Wanderer, kayang-kaya niya ito, mga brother. Pero level 1 lang siya, kaya hindi niya kaya masustain. He needs to do... Oh! Nanggugulo dito ang ating Grak, pero hindi niya nakuha. Tamang mambawot lang din together with the Cyclone Eye, yun, nagpahama kay Carrywise, mga brother. Ito nga naman, binubuli, sinisiga, pinapatulan dito ni Tamos, pero mid lane, tamang clear na ng wave, punta na ng neutral creeps, then go for the red buff. No, we still have, we still have here crabs open on both lanes, pero magkakasulbong ata dito, nasa bot lane dito ang ating carry, yung core pupunta rin ata sa bot lane, hindi na rin ata. Sa top lane dito, tamang sustain lang din ng Uranus. Ayan na, nagkakaramdaman na silang dalawa, mga brother. Top lane pupunta ang Claude. They decided na hindi na lang sila makikipag-clash dahil Claude needs time to farm, mga brother. Pag once na nagkaroon na ng Demon Hunter Sword ang ating Claude, mga brother, okay na yan. Medyo okay na, medyo online na yan, mga brother. Tamang backlash din. Magandang good decision coming from Uranus. Hindi na siya mag-a-assive. TP na lang, TP out dahil alam niya nandyan ang 4-man, mga brother. So, papunta sa mid ang ating Tamos just to help clear the wave. Habang papunta naman ang top lane, maiipit ata to. Tama bang galawan? Maiipit ata dito ang Claude. Tingnan natin, mga brother. Second skill coming from the Angela. Tingnan natin, walang SS nung Grak. Walang wild charge. Pero na-take, bigla ang Grak. Napatay ng Hylos. Revitalize coming from Hylos, mga brother. Mamamatay pa rin ata siya, mga brother. Habang nandito pa rin. Sinubukan tumulong ni Tamos, pero hindi umubra, mga brother. Cut lane na nga lang si brother Uranus. Habang punta ng mid lane to farm si Claude natin, mga brother. Wanderer will now be available ilang seconds sila, mga brother. Grabe pa rin. Ang sakit ng Tamos, mga brother. Sobra. Sakit ng Tamos, oh. Kaya nga sabi ko sa inyo, mga brother, Tamos is a good counter for a Tamos, mga brother. Pero walang SS ata dito, mga brother. Sumari bang Angela? Ang ganda sarip ng Angela doon kasi kala niya na. Kala na nga Uranus. Matitake niya na ang Tamos doon, mga brother. Good pick off doon coming from Tamos and Angela. Ang ganda ng backup doon, mga brother. Now, objective lang dito coming from both sides. Pero nauna nga lang mag-clear ng objective itong ating red side, mga brother. Tingnan natin kung ano mangyayari. Grabing po ka. Open na. Now, Turtle is up for grabs, mga brother. Ang nakaretry ang Claude dito. So, delikado rin ito, mga brother. So, be careful. We need the Uranus here to contest the
Turtle mga brother. Glorious pathway coming from Hylos. Tingnan natin. Nakuha pa ang Turtle. Ni Claude. Ang ganda. Free hit ang Claude. SS ang Claude mga brother. Tingnan natin mga brother. Ten stack ba? Kulang siya ng Art of Divinity dito mga brother. Pumasok ang Uranus. Pero hindi pa rin umarok. Tangay na. Sakto lang naman. Back na lang. Mambaw. Dahil wala pang item dito. Ang ating Claude. Tama lang ginawa. Pero maganda ang naging nangyaring clash. Dahil nakuha ng Claude ang Lord. So that was a good clash. Coming from, pero may hatak pala, Divine Judgment coming from Kaja, grabe naman yun, bigla nga naman, flicker, Divine Judgment, combo, coming from Kaja mga brother, tamang pick up lang din, at hindi nakuha nga lang ng ating core, pero okay lang yun mga brother, kasi nagkaroon ng limited heroes, nagkaroon ng limit sa rotation dito, ang team, pag malakas kami agad, so tamang sustain lang din, ang ganda ng ginagawa dito na, alam na nila gagawin nila sa rotation mga brother, tamang baka, tamang salulan din ng lanes, kapag may nawala ng isa, pero ito, grabe, kanina pa itong dalawa, nararamdaman na ata, kasi marunong ata yung Tamos dito, mga brother, mukhang Tamos user ito, mga brother, dahil hindi na kinakaya dito ni Brother Jobs ang paninigan ng Tamos, pero ito, merong cutting ata dito, gagang pa ito, matitakedown ata ito, mga brother, tamang sari bang Angela, pero hindi na takedown ang Tori, mga brother, masyado sila malalam dito, lugi sila dito, glorious pathway, coming from Hylos, tingnan natin, yung chase pa, Starfall coming from Esmeralda together with Angela. Sino ba matitake? SS coming from the Claude. Pero walang damage mga brother. Wala atang mamamatay. Ang sakit ng poke dito ng ating Sicilian. Grabe ha. Sicilian pa epa lang ha. Pero grabe yung take mga brother. Grabe yung pick off. Grabe yung respawn ng blue side. Nandito ang Hylos. Tignan natin mga brother. Ang ganda. Tamang check lang bush. Ang ganda pa check ng bush ang first kill na itong Sicilian mga brothers. So, they will go for the passive laning. Pero ito, 1v1 pa rin with the great one. Tamos versus Uranus. Magmambout na lang siya. Masyado siya maasim dito. Delikado yan brother. Huwag ka masyado maasim. Tingnan natin. Ano bang gagawin dito? Item check natin mga brother. Item check lang tayo mga brother. Wala pa nakakabuo ng buong item mga brother. Raptor machete pa lang dito sa ating course. Pero ito, tignan natin, nag-1v1 with the great one to mga brother. Puto tayo sa mid, dumayag pa naman si Esmeralda. Tignan natin, ang sakit ng poke na S coming from Sicilian. Ang sakit ni mga glorious pathway coming from Hylos. Mga kamambaw ito ba? Ang dami shuri kailan binato ni Kari. Tumama lahat, tumama ang passive mga brother. Pero naglo-lord, ay nagdo-turtle bigla. Ang ating Claude mga brother, may retry yan mga brother. Dapat hindi na nila inano yun mga brother. Saan ibang Angela? Masyadong masakit yan mga brother. May sustain yan, may sustainability yan. Wild charge, meron pa ba coming from Black? Pero ang sakit ng micro gaming, may hatak pa ba coming from wala na ating Divine Judgment mga brother. Naku po, ang ganda ng pick off doon, isa-isa audition para ng PBB teams mga brother. Delikado doon, Starfall coming from Esmeralda. Delikado ba, tamang third take na ngayon ang gagawin sa mid lane ng ating Claude. Grabe, lugi doon, lugi ang nangyaring trade doon mga brother. Sobrang lugi. So let us do an item check. This is a veteran hunter Claude. So mabilis mag-farm yan. Kada letra niyan, meron yan plus 50 points mga brother. Sobrang sakit. So Claude is now aiming for medyo late nga lang. Hindi ko napansin yung tanginang yan. Meron pala namatay doon. Meron namatay doon men. Tamos is now down. Ang ganda rotation. Habang si Iris nag-clear ng mid. Habang nandito, tinaray na lang i-divine judgment just to use the skill against Claude mga brother. Pero ngayon, palitan na sila on both sides, mga brother. Late game wise, ito magandang pan-def to, mga brother. So, they don't need to worry, mga brother, dahil magandang pan-def to sa Cilion. Yun nga lang, ang ganda ng backsaw dito ng ating Hylos, mga brother. So, Carry is now doing it just to equal the trade, mga brother. Pero huwag siyang masyadong maasim, mga brother. Masakit din yan. Ang ganda ng pasok. Angela, sumarim nga naman sa Esmeralda. Ite-take pa ba yan? Hindi na, mga brother. Mambaut na lang din. Tamang panakot lang. Pero i-invade ang ating blue ng ating Carry, mga brother. Sobrang delikado nito. Delikado, 10 stack ba ito? Naka-Art of Tiberi, mga brother. Delikado, ang sakit na niyan. Claude is doing it, mga brother. Claude is the name of the game. Claude is the face of the game. Si Claude ang nagdadala ng laro, mga brother. Ang galing kumalaw ng Claude natin, mga brother. Babalik na siya sa kanya. Grabe, ang lakasan ng farm ng ating Claude, mga brother. Let us check. Gary now has 5-1 versus a 6-4 farm for Claude. Meron na siyang Demon Hunter going for a golden stop. Whereas, meron ng endless battle ng ating Gary going for I'm guessing hindi win of nature to mga brother. Pero ito, tignan muna natin mga brother, kaya ba ito i-take? Hindi na mga brother, nandiyan ang Angela just to back up. Kuha pa rin ang turtle, grabe ang objectives mga brother, dahil ang meron lang retry sa blue side, sa red side ay ang Uranus. Pero clash na ito mga brother, tignan natin. Grak,
hinahabol ang ating range, mga brad, at makasurvive. Pero hanap kami from the kaja sa Claude, mga brad. Sabay freaking out, mga out. Naka-BMI pa nga ating Claude, mga brad, survive. Pero sakit ng normal attack na ito. Micro gaming ng ating Claude, mga brother. Pero nadami siya ng usod doon. Tamang BMI lang out. BMI mamba out, mga brother. Sobrang sakit. Huwag niya na subukan pa. Pero may nako po. Meron na nga. Meron buhay ang ating Claude. Delegado yan. Huwag na mag-asim ang ating carry, mga brother. Nice one. Clear way for the mid lane. Lamang na dito sa trade. Ito pa pala. Ang lalim ng ating Uranus, mga brother. Art of Thievery. Pero tamang sticker pa nga sa mukha dahil hindi niya makuha ang Uranus. Nako po. Ang sama. Ang sakit nun. Tamang sticker sa mukha dahil nararamdaman na ng ating Uranus na lamang na sila dahil sa Claude nila. Dalandala na Claude, mga brother. Ang sakit. Plus, ang galing ng Tamos. Marunong yung Tamos, men. Alam niya na counter ang Tamos sa kaya ng Tamos ang Uranus. So, binibuli niya, mga brother. So, tingnan natin, matitake ba to? We still have the Angela to back up the Esmeralda, pero hindi niya na tinuloy. Alam na ni Kari. Kari needs to farm. Kari is good at late games, mga brother. So, they need to not worry. Pero, once na nagsosolo sila, mga brother, masakit yan dahil kaya kang i-micro gaming netong ating Claude. Wala na siyang Art of Theory, so mabagal na siya. They need to stack up. 10 stacks ang kailangan dyan, mga brother. Meron ng golden staff going to end this battle. Itong ating Claude, ang sakit niyan, 8-3 farm versus a 6-1 farm ng ating carry. Going to golden staff na itong ating carry, mga brother. Tignan natin kung aarok pa ba, mga brother, dahil late na. Masyado na malayo ang gap ng farm ng both cores dahil nga sa ating veteran hunter, Retric Claude, mga brother. So tamang check lang ng bush, tamang bush gaming lang, mga brother. Tignan natin kung paano mangyayari dito. Carry needs to farm. They need not to engage. Huwag sila mag-engage muna, mga brother. Okay lang mag-check ng bush tong ating Uranus. Uranus versus Uranus na imamicro ng Claude, masakit na to. Masakit na to. Believe me, mga brother, mararamdaman to ng Uranus. Masasaktan to. Micro gaming lang, masasaktan yan. Habang sumisegue pa rin sumisegue dito ang ating Esmeralda, pero pupunta ata siya sa mid. Yung Grak, paramdam lang, para hindi tuloy ang ating Lord. Pero sa backline, tingnan natin, pag may nahatak, isang magandang divine judgment lang coming from Kaja. Ayan na, sinasabi ko sa inyo, mga brother, masakit ang micro gaming ng Claude. Ayan na, nahatak na dito, tingnan natin, pero wala namang backup. Nahatak ang Claude, pero walang backup. Tamang isang Claude natin dito, mga brother, ang ganda ng BMA nito. BMA out, tanga na, mga brother, eto na, balik sila, habang nagka-clash doon, nag-Lord naman ang ating Claude. Secured ng Lord, pero hindi ito pa rin si Wits. Nakita ata siya, mga brother. Dapat hindi siya nagpakita doon, mga brother. Masyadong masama ang ginawa doon, mga brother. Dapat hindi na rin sinundan ni Uranus yung ating Grak, mga brother, dahil nakita yung location. Ngayon, mamamatay ba? Wala na. Masisecure ang ating Lord. Pero, shit, man. The map control coming from the Wit and Friends, wala na. The map control now goes to the... Hindi pala na pag map control ang ating Wit and Friends. The map control goes to... pagmalakas kami agad, mga brother. So yan ang ating, the situation is very bad towards the Wit and Friends. So hopefully they need to defend this the Lord. They need not to open the base. Kailangan nilang mapatay ang Lord, mga brother, dahil pag hindi nila napatay ang Lord, doon sila magkakaroon ng problem, lalo na pag nag-base ka na lang. Pero carry late game is still good, mga brother, as long as a good pick-off will come from the Divine Judgment. The Divine Judgment kanina ang Claude, but the problem was walang nandun to back up the damage, mga brother. Wala. Plus, the Angela nakasanay pa, wala nang nagawa, mga brother. They need to do a hero lock system. Kailangan nila mag-hero lock dito, mga brother, tuwing papasok ang Claude. Para Claude lang, lahat ng skills na pupunta sa Claude, mga brother. Pero sakit na ng Claude. Ramdam na nila kung anong ginagawa nito ng Claude. Claude now will go for either Queen's Wings or Immortality. Tignan natin, mga brother. They need not to engage. They need to clear the minion wave. They need the Lord, man. They need to kill the Lord, mga brother. Delegado to for them. So, yan. They are now clearing the Lord. So, hindi na ata mag-Wind of Nature dito ang carry. Instead, going for the either Queen's Wings, mga brother, just to sustain the essence of Claude, mga brother. Isang glorious pathway lang dito, mamaya na Hylos papasok siya. Kaya niya i-take down itong top lane, mga brother. Kaya i-take down ito ng Claude. BMI, ayan, ang sakit nga naman. Glorious pathway coming from Hylos, pero wild charge coming from Grak para lang makamambout. SS coming from Claude. Ang sakit ng Claude, mga brother! Pero sustain, nandito pa rin ang carry. Boy na boy pa rin. Madedep pa rin nata ito. Pero yung Grak, grabe pa rin mang gago, mga brother. Sobrang lupit. Pero wala rin, mga brother. Mananatili lang siyang gago doon dahil papatay na siya doon. Tamang sticker lang ata. Hindi ko nakita, mga brother. Pero sakit na ng SS ng Claude. Doon na natin nararamdaman ang item ng Claude. Dahil sa veteran hunter, retry combination. Yun ang masakit, mga brother. They will now take patay. Ang sakit pa naman. Ang sakit na ng ating Cecilio, mga brother. Tamang chase na dito. Yun nga lang. Ang sakit noon.
Ito ang ganda ng BMI backdoon ng ating Claude, mga brother. Pero namatay ang Claude. Pero ang ganda ng ginawang performance sa Claude doon, mga brother. Just to take off, just to pick off the carry. Ang ganda nun, mga brother. Sobrang solid. Holy shit. Grabe naman yun. Grabe naman yun. Grabe yun, mga brother. Ang ganda. Ang sakit ng... ang sakit. Now, item check. Kailangan nila ng necklace dito, mga brother. Pero wala pa... as I'm checking the items, walang nagde-necklace dito. Hindi yung nag-necklace. Ay, na yun. Nag-necklace na ang Kaja. Tama na to. Naka-necklace ang Kaja. Tama lang yung nag-necklace, mga brother. Good shit lang yan. Dahil una sa lahat, Kaja is much better na nag-necklace. Dahil sa AOE damage niya. Plus, siya ang mas involved sa clash. So, Sicilian, good shit din yan. Ang ganda ng item niya. Pasakit na lang. Pasakit yung Sicilian, man. Pagdating sa tower death, ang ganda. Mabilis lang mag-clear ng minions itong Sicilian natin. So, walang kaba, mga brother. Good shit pa rin tayo dito. Medyo kapit pa rin dito ng item check ito. Queen swing so for the Claude, then for the carry mga brother is queen swings then just to sustain the ulti of Claude mga brother. Pero mga brother, if I were carry, I would just go for the wind of nature dahil ang nakita mo kanina kung yung nag-SS yung Claude, lumakad ang buhay niya. Lumakad ang buhay ng carry, hindi niya kayang i-sustain yun even with the queen's wing. So instead he should have gone for the wind of nature mga brother. Now tingnan natin, naka-fleeting time na rin dito ang Kaja mga brother, so kaya na nitong pick off. So isang wrong na maling move dito na coming from the team at ma-pick off dito ang Claude, things will tilt. Magiging tilted to mga brother, believe me. Tamang invade ng red at ng red coming from Claude. Masakit ang micro gaming nitong Claude. Huwag ka masyadong makulit, Grak. Delikado ka diyan. Kaya kang micro niyan anytime. Pero itong Kaja, tingnan natin. Nagmelt pa nga, hindi pa nga naka-invade. Nagmelt ang putang ina Dota, no? Tingnan natin. Kayang-kaya to ng Claude mag-isa. Pero tingnan natin, tamang sinisigalan ng Uranus natin ang ating. Pero may retry to, ha. Remember, may retry ang Claude. Nireset na ng Lord. Tingnan natin kung ano nangyari. Nasa backlinks lang tong ating carry. Tamang spam na ng shield tong ating Esmeralda, pero balik ang carry, tamang clear lang ng minion wave, habang si Grak nanguulo lang doon mga brother. Si Uranus ang pinaka-importante dito mga brother, dahil nasa kanya ang retry. Tingnan natin kung aarok ba mga brother, hindi na nata, i-reset na lang ata to. Ang sakit ng damage, meron ng sumarib na Angela, pero wala nang, at least bawas na to mga brother. Kaja needs to do his shit mga brother, Kaja needs to do his shit. Pag hindi niya nahatak ang Claude, ang sakit niyan mga brother, ang sakit niyan. Kailangan na, wala nga lang backup. Meron divine judgment, pero walang backup na damage dahil binabox out dito ng ating Tamus, ang carry. Ang ganda ng performance, mga brother. Pero mamba out, tignan natin, nakamamba out pa nga ang ating Uranus. Merong retry, pag na-retry to, mga brother, hindi na na-retry. Muntik na, kung na-retry yun, tilt bigla ang laban. Pero bumalik na sa in favor of side of pag malakas kami agad. Pero grabe! Grabe, mga brother! Grabe mga brother, ang ganda ng ginagawa doon ng Tamus dahil box out doon ang carry at Sicilian. Hindi makalapit. Pero tignan mo ang damage ng Sicilian. Pagdating sa hero mga brother, hindi nila pwedeng maliitin ang Sicilian dahil damage wise mga brother, ang sakit nito. Kaya niya mag-clear ng minion wave ng ganun-ganun lang. So walang problema pagdating dito sa pagde-def ng turret, kaya-kaya ng Sicilian yan. Minion waves is easy as pie for Sicilian mga brother. So tingnan natin, Sicilian shit is doing it also. So we have immortalities, isa pa lang nag-immortal, dalawa na nag-immortalities sa side ng pagmalakas kami agad, which are the Esmeralda and then the Hylos mga brother. For the side of the Wit and Friends, I'm guessing this is an immortality also that will come from Kari. Titignan natin, ENV coming from Kaja, pero wala pa rin, nandito na Lord. Tingnan natin kung magkakaroon ng magandang clash, pero hinarang to ni Brother Jobs. Tingnan natin, pero nakapasok na yung Lord. Yung mid lane delegado rin, yung top lane delegado rin, mukhang ma-open ang usong base nila. Tingnan natin, tamang dapat i-clear lang nitong Lord side mga brother, tapos i-clear lang nila yung minion wave. Yung top lane delegado rin ata, pero well defended mga brother, na well defended dito, pumasok ba? Hindi na, tamang hatak sa Hylos mga brother, tinanggal lang immortality, pero pumasok din dito ang Uranus. Ang sakit ng Uranus ha, na-sustain niya, patay dito ang Hylos. Hylos down mga brother, we have a 4v5 situation here mga brother, nakuna ang red. Pero hindi na, ang mid lane open pa mga brother, so they need to defend this shit mga brother. Dahil tignan nyo kung gano'ng kabilis mag-clear ng wave ang ating Sicilian. Ganun ka sakit ang potential clear minion wave clear ng Sicilian mga brother. Grabe no? Grabe mga brother! Holy shit! Grabe!
Tingnan natin mga kabawi ba. Wit and Friends are now holding. Nasa laylayan na sila ng Tiwop mga brother. Yung buhok sa Tiwop, nasa dulo na sila ng buhok. Yung buhok, di ba may buhok sa Tiwop? Di ba? Yung buhok sa Tiwop, yung dulo nun mga brother, nandun ang Wit and Friends. Nandun ang Wit and Friends mga brother. So, they need to do something here. They need to do something that can change the game, which is to pick off the Claude. Habang mga ilang seconds lang bago mag-Lord, they need to pick off the Claude, then they can engage, then they can go for the Lord, then they can at least take down turrets para magkaroon sila ng kailangan nila mabawi mga turrets na nawala sa kanila mga brother. But the main factor here for the Wit and Friends is the Sicilian mga brother. Sicilian is really doing it, doing his job mga brother, dahil he knows how to clear the minion, he knows what to do, he knows that he just needs to clear the minion waves, and he can poke with his first skill mga brother, and pwede na lang actually i-take, kaso hindi na nila ginawa, di ba? Pero kasi syempre hindi mo alam eh, that might be a bait, so hindi na nila alam mga brother. You just have to be pinredict na lang nila, baka bait to mga brother, wag na lang natin ituloy. So that's what they do. Nag-flicker ang ganda ng flicker, Divine Judgment to mga brother, matitake ang Tamos dito mga brother, pero pumasok bigla Starfall coming from mga Esmeralda, binabaksot ang backlane ng pero hindi na kayang i-sustain, grabe yung carry natin ng mga brother, pero meron na tayo Angela, this is coming from Claude, grabe ang sakit, pero nilalabanan nila, dapat nilalabanan to, wala na atrasan mga brother. Wala na atrasan to mga brother. Wala na atrasan. Where is Claude mga brother? Patay ang Claude mga brother. Claude is down mga brother. Ang ganda na ito. Esmeralda doing it. Try na patayin si Cilion. Mapapatay ba? But still we have here the carry. Meron tayo dito nga. Naku po. Naku po. Ilang ganda. 4v2 trade mga brother. 4 kills. On the side of... 4 are dead mga brother on the side. Tas my lord pa. This is a good news mga brother. This is a possible comeback coming from the side of Wit and Friends. Dahil masyado nag-asim ang pagmalas kami agad. Tingnan natin mga brother, ang ganda nito. But we still have here the Angela. Tingnan natin kung anong gagawin mga brother. Matiting ba nila ito ng walang kahirap-hirap? Angela is sneaking mga brother. Tingnan natin kung anong mangyayari. Are they going to... Wala na, masyado na malaya Angela. May red trip pa itong Uranus. Ang ganda na ito mga brother. Tang ina. Sobrang solid. Now they have the Lord mga brother. This can go the distance. This can go tilted. This can tilt mga brother. This can go the other way. Kasi kala natin, di ba yung Claude is lamang na mga brother. But now, the tides have changed mga brother. That they need to, but still mga brother, they need to be careful. They need to be careful here. Kasi one wrong move mga brother, sobrang tilted ito mga brother. Mababalik natin ulit. Kailangan mabuhay lang dito ang carry. Carry needs to be distant. Carry needs to know his position mga brother. Importante yun. Now, the Divine Judgment is very crucial here. Tamang micro nga lang. Ang sakit ang pasok dito mga brother. Mag-starfall ba? Pumasok bigla ang ating Esmeralda. Papasok din dyan ang Claude. Delikado yun mga brother. Ang lalim nga naman. Tingnan natin. One charge kami mabiga. Just to cancel the Claude mga brother. Ang ganda ng bala dito mga brother. Ang ganda ng white charge coming from Gak mga brother, para i-cancel lang ang SS ng Claude. Kailangan nila wala ng Claude mga brother. Is this a possible comeback mga brother? Tingnan natin kung ano mangyayari dito ha. Clear wave, clear minion, clear the turrets. Ang defend lang mga brother is ang ating Esmeralda plus the Claude, na wala namang Art of Chivalry. Kulang sila ng 10 stacks. Sticker kanina. Eto na ako, eto na si Uranus. Meron pa tayong Lord sa top lane. Tingnan natin. Tower lock na ba ito mga brother? Will you tank this mga brother? Ang ganda ng Divine Judgment mga brother! Nice work coming from there! Wow! Putang ina, what a possible comeback shit! This was a great comeback coming from the Wit and Friends! Holy shit mga brother! Woo! Ang ganda! Putang ina! Na-tilt pa mga brother! So the more you sticker, the more you get tilted mga brother! Ay, grabe! This was one of the best games that I ever had. Parang MPL, mga brother. Ang ganda. Ang ganda. Commendable, both teams, mga brother. Good game, well played, sobra. Tangina, I was joking, mga brother. Sorry, grabe na yung sigaw ko. Holy shit. Sorry, mga brother. Putang ina. Di ko alam gagawin ko, tang ina. The winner now is Wit and Friends, mga brother. They took game 3 with the swag, mga brother.